po, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po sa Lot Plan. Kaya po ganun yung ano, yung Endlot Corner kasi Tala tayong ano, yun yung sa project hanggang port project na natanggap namin taon 2023 bago magtapoy sa basics. Bagong update natin dito yung sa alam mo na yung update dito. May iba kang kailangan ko eh. Double check natin lahat pati yung ginagawa nating project. Ayan, shoutout ni Chai Larios kung ano daw ba ang disadvantage ng pagpili ng matfin. Hindi rin po siyang kapitan naman siya. Medyo mahirap na tiles eh. Kaya bagay na bagay po siya sa interior. PVC panel dyan together ng J-Mod. Maraming nakabang na butas dyan na saktong-sakto doon sa PVC. Railing. Saka na po namin ibibigay. Upo naman si Master Jojo just in case maglagay ng computer table niya. Pwede na? Pwede pa. Magkakaroon na po ng ano to, ng counter slab. Mga Karawas, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli sa aming channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe natin sa mga naliligaw po rito araw-araw. At saka paki-click na rin po ng notification bell button para updated kayo sa araw-araw na video. Ito mga Karawas, January 22 po ngayon, araw po ng Lunes. Meron po tayong bago sisimula na project dito sa may Phase 6A, isang Athena house model din po ito. Nakagaya ng ginagawa natin dito sa Phase 6A. Yun nga lang, eskwalado po siya. Hindi po siya kurbada. Meron nga po palang nagtatanong po sa atin tungkol po doon. Yun po ay according po sa lot plan. Kaya po ganun yung ano, yung endlot corner kasi yun po talaga yung sakop lang ng kanyang lote at yun lang po yung lumabas sa lot plan. So sinunod lang po natin. Yung regarding po sa loop bed para po sa mga row houses, gagawin po namin dito sa port project natin dito sa Phase 4. Pakiabangan na lang po. Lagi na lang po kayong sumubaybay para mapanood nyo po kung paano po namin ginawa, ano yung sukat, maibigay po namin. So, iyon po kasi isa pasadya talaga ni client owner. Gusto niya may ganun po sa kanyang kwarto. So, ito mga Karawas, pagpapatuloy natin yung overall paint sa Phase 4. May project tayo doon. Nandun yung isang pintor natin. Tapos yung PVC ceiling installation, tiles installation pa rin. Tapos yung framing nga ng loop bed. Yan, gagawin na rin po ngayon. Then yung asinta natin or CHB laying para sa project natin sa Phase 6A. Tapos tuloy-tuloy lang din yung trabaho natin na ginagawa dito sa Phase 1. Meron po tayo papadeliver doon ng mga C-channel para sa metal framing ng ating gisame. Tapos nakapagpadeliver na tayo doon ng flashing para sa harapan at saka sa likod. Ipapa-install na rin natin ngayon. So ito mga Karawas, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Lunes. Enjoy watching po. Let's go! Tara! God bless! Okay, good morning sa ating client owner dito. Daanan po muna natin to. Ayun na nga po pala yung harapan ng bahay. Yan, industrial type ceiling lamang po ito. Mukhang nandun lahat yata sila sa ano, sa labas, sa taas. Ayan, may framing na rin dito. Tapos ito, naka-framing na rin po. Wala pang alam po yung mga soleras. Tapos magpapa-order tayo dito ng caring channel. Caring channel. Opya. Bati muna tayo. Hello, good morning. Good morning. Eh, si Tam-Tam. Good morning, Tam. Good morning. Bali, dalawa lang kayo rito na log na. Dahil si Adonis, lilipat po siya dun sa Phase 6. Ayan, mag-install po sila ng flashing. Ayan, samantalayin natin dahil ang ganda ng weather, oh. Yan, hindi maaarawan yung mga gagawa po sa taas. Yan, flashing. Yan, magkikisami na kasi sila. Kailangan naka-flashing tayo para pagka umulan, hindi naman maapektuhan yung mga kisami natin. Hindi sila mababasa. Ayan, dadaan muna tayo ng hardware. Bibili tayo ng Sahara waterproofing compound. Kasi mag-aasinta na dun sa, ano natin, sa project natin sa Block 24 sa Phase 6. Tara. Bago tayo dumaan sa Phase 4, bumili muna tayo ng Sahara. Ayan ah. Ayan, Sahara pang waterproofing. Mag-aasintado na sila rin. Ayan, isang box yan. Okay, good morning sa ating client owner dito. Nandito na po tayo. Bali, merong bago. Tapos meron ding umalis dahil lumipat na doon sa kabila. Ayan, si Jamil nandito pa rin. Good morning, Jamil. Good morning. Si Ricky, good morning. Good morning. Ayan, good morning. Tsaka si Adonis. Ayan, si Master Jojo. Good morning. Ayan, may dala tayong ano, yun yung Sahara. Tapos magkakaroon tayo ng additional dito na bakal. Ito yung bakal natin, tatlo na lang.
Pero may pa-deliver naman tayo. So mag-add ako rito mga 20. Yung ano kasi rito masinsin, yung gagawin nating flooring dito. Yan, maraming bakal po yan. Kasi parkingan niya ng sasakyan. Nung nakaraan, ito yung mga nagawa. Yan. Ay, nakaraan, yan po yung mga nagawa. Yung poste namin, medyo lagpas po siya dun sa pinaka ano, slab ng isang kwarto yun sa dulo. Sinasadya namin yan para mas mainam na po yung ano, yung medyo sobra kaysa sa kulang. Ayan, babawasan na lang po yan. Bawal po kasi dito na magtitira tayo na nakausli. Na nakausli na ano, na ganyan na mga poste. Ayaw ni developer na ganyan yung ano, turnover. Kailangan po yan, wala po yan. Ayan, puputuli na lang po namin yan. Okay, bali asintada na po. Ayan, CHB laying na uli. Bali, kapag ka magsi-CHB, magtatansi po uli, ili-layout po uli yan. Kasi yun na po yung pinaka-final. Doon na tayo magbe-base ng pinakasukat nito. Basta sa mga asintada naman po, tsaka yung poste na ginawa natin dito, mga nakaano yan, naka-reduce yan. Kung kunwari ito isa 200, 198 lang ang kinuha namin dito dahil may plastering pa. Kasama po yun sa ano, sa sukat, yung finish. Yan, prepare muna. Tapos dadaanan naman natin yung bagong project natin dito. Yan, hindi na natin nakita dito yung ano, yung extrang kinuha natin na si Siniki tsaka si Marvin. Yan, nandun na po sila sa kabila ngayon. May tubig pa kayo dyan, Mil? Bakala para sabi-sabi lang. Yan ha. Yan pa. May tubig pa, Ricky? Marami pa? Sila po pala sa kabila. Oh, yan, dadalhan ko ng ano. Dadala natin ng tubig dun sa... Wala na? Akin na? Kung meron pa, babalikan ko na lang. Baka mamaya meron pang konti. Ah, sige, babalikan ko na lang. Tara. Sige ha. Bumili muna tayo ng tubig para dun sa bagong ginagawa natin. Sa Phase 6 po kami, te. Oo. Eh, wala masyadong tindahan dun eh. Okay, tara. Tara. Dito naman tayo. Ayun si Master Jojo, lumipat muna rito. Marvin, good morning. Good morning, Bo. Makisuyo nga muna, Bin. At ma-out of balance ako. Ayan, tubig niya, tubig. Tabi muna natin. Okay, yung unang araw natin dito, Athena rin, Project Athena. Nasa ano tayo, block ano yata to, block 2. Yun. So Athena, bali yung ano niya, yung squareness ng kanyang extension, squalado. Ayan, tapos yung, kagaya pa rin ang ginagawa natin, yung kalahati nitong building, kukunin natin yung enclosed wall papunta dun sa dulo, nakaslab po siya. Ito naman po ay nakaslab, yung dun sa ginagawa natin, long span roofing yung finish. Tapos syempre may gate dito. Kagaya dun sa gawa natin, may gate hanggang dito. Pagka single firewall, hindi na natin inukuha yung kalahati. Nawala na po yung kalahati ng firewall. Kasi hindi naman dikit-dikit yung bahay dito. Yan, pag single firewall yan, diretso tayo dyan sa ano, nakasandal yung hollow blocks natin sa kabila. Tapos dito naman, yung firewall natin dito, hindi na natin kukunin yung kalahati yan. So nakadiretso tayong asinta rito. Yan, ito na yung basis. Yan. 63 square meter lot area. Yan ang ginagawa natin dito. Kuryente niya at saka may supply na rin ng tubig dito. Ayan, clearing muna. Ayan, clearing muna sila. Yung mga damo, dati yung huling punta ko dito, napaka nipis pa ng mga damo. Ngayon tingnan natin, ang kakapal na. Yan, clearing muna. Si Sinichi nandito. Good morning. Good morning. Yan o. Medyo malilim dito, no? Yan ang kaibahan, no? Malilim. Yan, extension natin. Babaklasin din po natin to. Tapos yung location naman ng kanyang magiging kitchen sink, simula dito hanggang dyan sa dulo. Yan yung magiging location. Medyo mahaba, no? Ganda. Yan, doon kasi sa ginagawa namin dito sa gilid.
Ito yung masarap gawan eh. Kasi talagang pantay yung ano, yung extension. Eskwalado siya. Bali yung trabaho naman namin dito, burr finish. House extension, burr finish. Tapos pagka nakita kami ni ma'am, sana ipatapos. Hanggang dun lang yata muna kasi importante sa kanila mabakuran eh. Linis muna. Kakapal na ng damo. Yung nakaraan, wala pa to eh. Pero ito mga karawas, pwede naman natin i-request to sa opisina. Pero ako hindi ko na ginagawa yan. Kami na lang. Kasi hindi naman natin kontrolado kung kailan nila gagawin to. Diba? Baka pagka ginawa nila, nilinis nila to. Tapos sa pagpunta natin, mataas na naman. Ganun din. Kaya kami na lang. Okay, yan lang muna yung trabaho dito. Yan, lilinisin po yung natural ground level area. Kung saan gagawa ng extension. Tapos mag-umpisa na sa kukay. Ayan, nabili na natin sila regarding doon sa layout. Yan nga pala, magpapaskil tayo ng banner. At saka ididikit natin yung sticker dyan. Yung construction band. Dito naman tayo sa ating port project. Dito sa phase 4. Yan, baka malito kayo kasi nilalagyan ko pa rin po ng mga ano, bilang. Yung first project hanggang fourth project na natanggap namin taong 2023 bago magtapos yung 2023. Ito yung fourth project. Pero syempre, ongoing siya ngayon taong 2024. At saka yung third project na ginagawa namin dito ni Kuya Dindo. Ayan si Kuya Richard. Good morning po. Good morning. Ah, iba yata ang sombrero natin ngayon ah. Tsaka si Louie, good morning Louie. Good morning. Sa yung mga naiwan trabaho nung Sabado, yun eh, tutuloy na lang po yan. Sama ng mga ilaw sa taas. PVC panel. Yan si Kuya Boy, good morning. Nagulat ka. Ayan, dito si Kuya Boy kasi... Kala ko naiwan din. Itutuloy kasi ni ano, itutuloy ni Kuya Boy dito yung mga electrical syempre. Ayan o, range hood, mga additional outlet, yung sa ref. Ayan, meron pa kami dito, bar counter, yan dyan. So ito pwede na namin pasukatan to eh, doon sa pupunta, ibibigay na lang namin yung pinakasukat niya, doon sa gagawa ng granite. Ayan, baka ibigay na lang po natin para hindi na siguro pupunta, pero mas maganda pa rin actual. Ayan, ma-actual nila. Ayan yung installation ng tiles, paabutin po yan hanggang dito. Yan. Pero sa kayo, may mga mauuna munang gagawin dito. Ito sa look bed. Yan. Pwede na po tayong mag-framing dyan. Bibilang ko na lang yan ng expansion bolt. Yan ang expansion bolt para sa look bed. Yan. Meron po yan, tapos may handrail. Tapos dito po ay hagdanan. Yan, mga gamit, nilabas muna nila. Yan, halos sa full blast tayo rito. Yan, kaya dumami yung ating mga cement board kasi may ano pa to, cove ceiling. Yan, may cove ceiling pa po ito. Yan yung paggagamitan at saka may kwarto pa. One bedroom dito. Tapos yung ating pang finishing carpentry, ay mga local plywood nandito naman. Kaya ba gagamitin mo yung heat gun? Nandito ba? Hindi. Nandun? Ah, yan nun. Dali ko muna rin ha, kayo boy. Sa phase 6. Meron tayong mga ilang pambibili na materials dito. So sa ngayon, ito na muna. Dire-diretso yung trabaho nila. Installation pa rin ng tiles, sa loop bed and electrical and installation ng PVC panel. Tara. Siyempre, daanan natin itong third project natin ngayong umaga. Ay, si Kuya Dindo. Good morning po, Kuya. Good morning! Yeah, good morning, good morning. Umaga, bayan! Yeah. Bali, preparation pa rin po sa mga wall and ceiling. Sa ceiling pala natin, ito lang, yung cove ceiling lang. Tsaka possible itong cornisa. Ayan. Nakapag-usap na kami ni client owner sa final na color ng cornisa. Kulay gray, Kuya. Seal gray. Seal gray, yan. Dadala tayo ng seal gray dito. Kuya, yung pintura pala natin, baka paparating pala. Meron pa bang gagamitin? Meron pa naman. Ah, meron pa. Pero wala talaga yung ano natin. Bagong gupit pala tayo. Oo, okay. T-shirt gray. Wala meron pa tayo. Ito lang. Ah, sakto yan pagdating. Eh, meron pa pala. Oo, meron pa. Yan ah, yan yung bagong update natin dito. Yung sa cornisa, akala namin t-shirt gray lang. Pero
mas maigid nga dito yung silgray. Yeah, silgray. Ang para mag-complement doon sa kisame. Pero ito, mga puti lang talaga. Tapos kuya, baka mag-install sila batang ng kitchen cabinet. Hindi lang ako sigurado kung ngayon o baka bukas na. Kailan mo na yung update dito. May iba ka kailangan, kuya? Ano lang, sir? Yung pintura lang talaga. Liha. Ay, sir, no, yung masking tape. Masking tape? Okay, sige, sige. Pinuwi yung ano. Ah, sige, sige, sige. Yeah, masking tape. Masking tape lang. Sige, kuya, ha. Pagbalik ka na lang po. Piraso lang, sir. Sige, ha. Yeah, masking tape. Importante talaga yung sa mga nagpipintura. Okay, labas muna tayo. Bibiling ko muna yung ibang kailangan pa po dun sa ginagawa nila Master Jojo. Kailangan dun ng expansion bolt kasi ibabracket natin yung framing natin sa mga wall. Tara. Ayan, bumili na tayo ng masking tape. Karagdagan dun sa pinapagawa ni dati kay Kuya Dindo sa overall paint. Ngayon, karagdagan utility box. Ito yung gagamitin natin, no? Expansion bolt. Ayan, para dun sa pagkakapitan ng bracing ng loop din. Yan, medyo madami ka para matibay. Tara. Okay na, kuya. Thank you. Sige. Yan, pinagpapatuloy yung hanger dito. Yung installation ng hanger. Nasa 2 ano lang to. Kulang 2 meters. Okay na yung dalawang hanger. Kada isang carrying channel. Ito yung expansion bolt. Up, yan. Si Kuya Boy. Kuya Boy, ito pa ah. Utility. Okay. Si Richard sa Cerrojo. Kaya alalay kami sa tiles. Aabot po yan hanggang dito. Pero kung magkulang man, Cerrojo na lang siguro. Yung ano nga pala, yung gagamitin natin para sa loop bed, balanse ng hardware sa atin yun yung 9mm na cement board. Hindi pa dumarating pero kahit late na 'yon. Yan PVC panel muna. Yan dito naman nag-uumpisa na sa asinta. Ayun ah, nag-aasintada na. Yung gawa natin dito, may papasok na mga dalawang asinta bukod pa dun sa buhos. Ayun ah. Hindi naman sila mabibitin kasi yung ano natin dito, parating na. May paparating tayo ng buhangin. Ayan na, extrang hollow blocks. Yan, kukulangin po yan. 400 kukulangin po dito yan. Meron pa ko kasi rito. Tsaka bakal, 20 kabelya pa. Bali, ito. Dumaan mo na tayo rito sa paggawaan ng sasakyan nila. JJ at tsaka ni Tatay Sinon. Dito yan, malapit sa Vista Mall lang. Ayan yung sasakyan natin, yung owner. Pina-double check natin yung lahat, pati yung brake. Yan lang yung parang may problema, no? Yan lang. Kulang sa adjust. Kulang sa adjust. Medyo malayo na po kasi. Sobrang layo na pala. Yan, kasama na rin po rito yung paglilinis. Tsaka kung mapapansin nyo sa vlog, yung ginagamit ko to, sobrang ingay. Yung pala, may butas na yung tambucho. Kaya ang ingay-ingay niya. Pinapalitan na rin po natin yung ano yung headlight. Ayan. Change oil, yan yung mga gagawin dyan. Tapos palalagyan natin ng side mirror na maayos magkabila. Pati dito. Yan yung mga nabanggit ko sa vlog kahapon. Yan, itong owner na to. Bali, wala pa akong planong palitan to. Dahil napakalaki pong tulong ang ibinigay po sa amin itong mag-asawa at sa trabaho natin. Kaya okay na okay po ako dito. Yan, mahal na mahal natin to sa sasakyan na to. Hindi natin to iiwan. Kaya ito lagi nating pinagagawa. Galing tayo rito sa opisina bago mag-break time. Ayan o, labasan at tsaka pasokan na ng mga estudyante.
Yung inasikaso natin dito, yung gate pass sa Karagdagang Materials para dito sa Block 24, Phase 6. Yan, ipapa-deliver na rin po natin. Yan, break time muna. Dadaan lang tayo rito sa hardware para ibigay yung gate pass na sa kanila. Yan, kita-kita na lang ulit tayo mamaya after break time. Okay, bago tayo umuwi ng bahay, daan muna tayo rito sa shop nila Master Batang tsaka ni Master Ryan. Yan, check natin yung ano, yung pinagagawa natin dito sa third project natin sa Phase 4. You know. Yan, good morning, Master Ryan. Shout out. Yan, shout out kay Sir sa client nito sa Phase 4, dun sa inner na row house. Ano ba 'to, pre? Sliding, ito na yung sliding door sa toilet and bathroom. Okay, yan yung nilagay natin sa taas. Cladding. Yan na, cladding. Tapos ito yung update sa aluminum kitchen cabinet na pinagagawa ni Sir. Yan. Ito mga karohaw, sa unang plano, dapat continuous handle. Kaso nga lang, may framing siya. No, pare, no? May framing siya. Tapos gumamit kasi ng smoke glass. Pero kung continuous handle, sa ilalim yan eh. Kung continuous handle, dapat ano siya, cladding na pare. Cladding. Wala ka ba sample dito? Walang sample ng gawa. Nai-deliver na, naikabit na. So, ito kasi, may framing siya. Pero kung ako eh, tatanungin sa tibay, mas matibay ito na pare. Ang lapad ng frame nito eh. Yeah, smoke glass. Maganda tignan, malinis. Meron ano, meron ako nabasang comment. May nag-comment daw na hindi daw pare matibay ito kaysa sa kahoy. Parang baliktad yata na pare. Baka hindi niya pa na-experience. Kasi ito, kunyari mabasag to, babaklasin lang ng installer tong isang pinto at madaling palitan. No? Napaka-basic. So, at saka yung mga aluminum na kinakabit nila, makakapal po yan. Makakapal, solid. Hindi kaya ng kahoy. Pag nabugbog yung isa, baklas lahat na. Lahat na. Baklas na lahat. Okay. So according po yan sa aming experience, ha, may kanya-kanya po tayong experience regarding sa pag-assemble ng aluminum at saka ng cabinet na kahoy. Kami po marami na kaming cabinet na kahoy na nagawa. Kaya ito, sa kitchen, offer namin ganito na. Ito na nga po pala yung pull-out. Pull-out para sa baso. Ito sa pinggan. Kaya ginagawa na po nila. So ang mangyayari po rito, yung handle nito medyo mababa na lang hanggang dito. Ayun, hanggang dito na lang po yung handle. Kadalasan sa gitna eh. Pero kapag ka nasa overhead kasi yung cabinet, yan binababaan na lang namin para hindi po masyadong persado pagka binubuksan ng may-ari. Ayun. Yan na po yung update. Yan na first time na black aluminum tapos naka-smoke glass. Yan, first time natin sa project natin. Ano? Oh, ito yung gusto ng client. Siya po yung pumili nito. Pero kadalasan ganito. Bali ito mga karos, sa hapon na naman po. Ayan, magbibigay na po tayo ng update dito sa mga ginagawa nating project. Ayan, shoutout muna dito. Wala po kasi siyang pangalan. Ayan. Opo, bali itong bodega po namin dito. Ano po to? Sadyang wala po siyang kwarto. Talagang hindi ko po talaga siya pinalagyan ng kwarto kasi gagawin po namin siyang opisina. Bali sa comment naman po ni Chay Larios kung ano daw ba ang disadvantage ng pagpili ng matte finish na tiles. Sa experience po namin, bali yung matte finish po kasi mga mantsahin na tiles po yan. Experience po kasi namin yung mga matte finish na tiles, mantsahin po. So madali rin po siyang kapitan ng mantsa, medyo mahirap din po siyang linisin. Kasi wala nga po siyang finish na glossy coated. Pero ang kagandahan naman po nun, syempre kung ayaw nyo ng mga madudulas na tiles, ito po yung mga magagandang klase ng tiles. At saka ang advantage ng, ano, ng glossy, syempre easy to clean, hindi kagaya ng matte finish. Tsaka mas marami kasing design yung mga glossy finish na tiles eh. Kaya bagay na bagay po siya sa interior. Pero depende naman po yun sa mga magpipili ni client. So shoutout sa inyo Sir Chay Larios. Kung hindi ko man nasagot yung lahat na yan, sana makapagbigay po tayo ng idea. Kaya maraming salamat po. Ito, magbibigay na tayo ng update sa mga ginagawa nating project dito. Tara! Ayan, nandito na tayo sa Phase 4. Ito yung una nating pinuntahan. Okay, bali, kompleto na yung kisame dito sa harapan ng bahay at saka sa may corner area. Kompleto na. Bali, inilalagay na lang po ni Louie yung mga edging
dito po sa mga bawat poste para maganda po siya tingnan. So may paikot po yan na edging yung ating J Moldings. Doon nga pala mga karawas yan kung bakit may tukod yan. Pagdating po dyan, mahirap na po yan yan, oh. Mahirap na pong isalpak yung PVC panel dyan together ng J Moldings. Ang nag-hold na lang po dyan yung ating no more nails pagdating sa dulo. Ayan na lang yung nag-hold dyan. Wow, ganda na, no? Ayos, ganda. Mahogany PVC panel ang ginamit po namin dito. Tapos sa pagdating dito sa dulo, ayan, meron na kaming nakabang na butas dyan na saktong-sakto doon sa PVC pipe na didos. Dyan po yung pinaka-down spot niya. Yan, against the light lang. Ayan, pupunasan na lang po to para pag turnover natin, ang ganda. Tapos dito sa interior, more on electrical pa rin at saka tiles installation. Ayan, tinatapos ni Kuya Boy yung mga electrical, tapos si Kuya Richard naman sa mga installation ng tiles sa flooring. Yan na. Makapal talaga yung ano, yung mortar. Pero ang diskarte namin, gumagamit kami nito yung grout. Yan na. Para walang maging ampaw, para walang kapak. Tapos yung ginagawa naman ni Master Jojo dito, yan yung ating loop bed. Yan na. Bale, ito pasadya ito ni client owner. Tapos dito, naka-layout na yung pinaka-steps. Tapos yung gilid niya, maglalagay po kami ng mga cabinet yan, dito sa mga bawat gilid. Yan, pasadya po nila to. Bali, itong part na nga lang to, medyo mababa na. Pero, ano nga po yan, hinati na lang po natin. Ang mahalaga po, pagka umupo at humiga yung tao, hindi po mauuntog sa kisame, tsaka dito. Tapos hagdanan dito sa gilid. Yung railing. Saka na po namin ibibigay yung sukat nito kapag natapos na lang. Sa ngayon po kasi, ginagawa pa. Yan, bali, request po to ng aming client owner. Pasadya niya po to sa amin. Yan, no, kapag nakaupo naman si Master Jojo, just in case maglagay ng computer table dyan. Sakto lang. Sakto lang, no? Alalay lang sa pagtayo, no? Magbiglaan ng tayo. Tapos dito, pwede pang isang, ano rito, isang kama. Basta ito, mapapakinabangan nila ng gusto to yung sa carpentry. Pwede pa single dito. Diyan sa gilid, no? Oh, pwede pa, no? Ayan mga karawas, nandito na po tayo sa phase 6 ulit. I-update tayo rito sa ginagawa natin. Okay, bali assignment natin dito, CHB wall laying. Tapos makita nyo yung buhangin namin, nadagdagan ulito kasi yung iba pang mga balancing in order ko po dun sa hardware, pinabuhos na natin lahat. Ayan yung graba, buhangin, hollow blocks. Yan yung hollow blocks, may pa-follow up order tayo rito. Pero hindi na muna natin pina-order kasi ang dami pa rito. Hindi muna natin pina-delivery pala. Ayan, pina-deliver. Tapos ito, karagdagang 10mm steel bar para sa mga horizontal nila. Ayan na, halong sila rito si Jamil. Ayan, kurbada po ito. Ayan, kurbada. Tapos dito, asintada. Ayan. Ayan na po yung asintada nila. Bali, 2, 4, 6, ayan, 7. Ayan, para hindi persado kasi number 4 lang yung gamit natin. Ayan na, pitong lang layer. So ayan, may adjustment na po yan. Kung papansin nyo yung hollow blocks natin, hindi masyadong makahilera dito sa poste. Kasi ito may concrete cover pa. Ayan na.
Yeah, unti-unti natin makikita yung pinakabagod nito habang ilang araw yung lumilipas. Dito tayo sa loob. Yan, binibidyohan natin na maigi para ma-imagine din ni client owner. Ayan yung buhos natin. Yan. Dito yung pintuan. Tapos dito yung window. Tapos merong space pa rito. Siguro mga 60 to 70 yung automatic washing machine. Tapos pagdating po rito, hanggang sa dulo, kitchen na po yan. Medyo nakahiwalay po yung rep niya nandito banda. Ganda ng buhos. Oh. Ito, korbada na to. Kaya may sintada talaga tayo rito kasi magpo-flooring. Ito nga po palang flooring dito. Mababawasan pa po yan. Para sa buhos natin. Opya. So, ito muna yung update natin ngayong araw po ng Lunes dito sa ginagawa nating project na Atina. Nililinis na lang ni Tamtam itong facade natin. Bali may mga flashing na po yan sa taas. Saka na lang po natin naakyatin kapag halos na kompleto na kasi may mga gamit pa po tayo rin. Medyo madilim pa lang kasi wala pa tayong electrical dito. Ayan, ceiling framing na nga pala. Ceiling framing. Yan. Ganun din dito. Medyo mababa na po talaga to. Eh, kukumpara natin doon. No? Mataas yan dito. Ito medyo mababa na kasi yung mga bahay dito sa mga row houses simula sa unahan, yan pababa na po yan papunta rito. Tsaka isa pa po sa mga nakapagpababa dyan, yung mga nilagay natin. Ito, yung downspout natin, inside gutter po kasi tayo, kaya bumaba pa. Pero dyan na kami kumuha ng level sa pinakadulo. Yan para kahit pa paano, bagyang mataas. Tambak namin. Isasako na lang po ito. Ito ang suggestion ko dito, siguro dito yung indoor unit. Yan, kung medyo mataas-taas pa sana yung kisa may kahit dito sa may pintuan. Yan, pwede naman siya rito. Diyan yung indoor. Yan, nakapag-flashing na sila. Saka na lang po natin yan naakyatin. Yan, ano pa naman po yan eh. I-re-repair and maintenance yung mga bubong dyan. Epoxy primer. Tapos do-double check natin yung mga sealant at saka mag-apply pa ng Boysen roof guard. Madilim na lug. Nakalimutan ko yung ilaw eh. Kailangan na dito yung ano? Kailangan na dito yung papa mo. Eh, kailangan na ng electrician dito. Bali, bukas ang magiging assignment natin dito. Yung bali, wala pa kasi tayong onhan na lababo nito. Pero may sukat naman tayo. Ayan, doon po ilalagay yung lababo. Magkakaroon na po ng ano to, ng counter slab. Ayan, kitchen counter slab. Tapos dito, electrical. Pwede na rito. Ayan, ilaw yung sa gitna. Tapos sa sampaya naman to. Yung ginawa natin dito. Ayan na. Bali mga karawas, hanggang dito na lang yung update video natin ngayong araw po ng Lunes. Nga po palang kalimutan mag-iwan po ng like sa mga video na ina-upload po natin. At saka sa mga bago po dito sa ating channel, please paki-subscribe. Pindutin nyo po yung notification bell button para updated po kayo sa araw-araw na video na ina-upload natin. So kita-kita na lang po. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Tsaka syempre, kain tayo. Meron tayong sisimulan na bagong project, isang team, wala tayo. Puna like sa ingay.